Si Nestor, tinatawagan ko rin. Dito kayo sa una. Ha? Ha, mga animal? Mga Pilipino, mga Pilipino. Hey bro, oh tingin. Bro, bigyan mo tingin bro. Hey, si ano? Tukan. Dito kayo, tukan. Kayo dito. Si. Bigyan mo tiket, bigyan mo tiket. Ah, si Musa. Si Nestor, Nestor, dito ka. Ang sasakyan mo ko, bro. Ah, dito ka. Ano yung duplik niya? Binigay mo doon? Oo, duplik niya. Talagang rajin. Talagang Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله سا mga kapatid natin na mga Muslim at magandang gabi po sa lahat. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa tagapaglikha ng langit at lupa. At binigyan tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon ngayong gabing ito na hindi natin ito iniinasahan na magkita-kita tayo ng iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Ang pinakapaksa natin dito ngayon ay yung pinakamahalaga sa lahat. Tandaan ninyo itong sinasabi ko. Ang pinakamahalaga sa lahat ang paksa natin. Bakit? Dahil sa dito sa mundo, sa kasalukuyan ngayon, wala tayong pinipilaan. Maging gobernador ka o mayor, may katungkulan wala, may trabaho wala. Ang pinipilaan natin ay ang tunay na destinasyon, libingan o di kaya kamatayan. Yan ang totoong pinipilaan natin. Maging ang sweldo mo ay 10,000 real to 20,000 real, nakapila ka rin dyan kapatid. Pero 100% darating si kamatayan. Ang katanungan, pag dumating si kamatayan, handa ka na ba? Nasamba mo ba ang tagapaglikha sa tamang pamamaraan ng pagsamba? Dahil sa napakarami pong mga pagsamba, pero nasa katang isip lamang o mga gawa-gawa lamang ng tao. Karamihan na relihiyon ay iniinganyo ang mga tao upang pagkatapos ay hihingian siya ng ikapo. Kahit walang bayad, dadaanin pa sa donation. Kung tayo ay maiinganyo sa mga relihiyon na yan na may mga na-involved na pera, ano pa kahit itong Islam na walang involved na pera, walang mga biniyag na mangyayari, basta lang maniwala ka. Nasa amin ngayon ang susi, pag ibinigay namin sa inyo, on the spot, patatawarin ka ng tagapaglikha sa langit at lupa. So mga kapatid, tayo po ay nandito sa Saudi Arabia. Iyan po ay napakalaking pagkakataon na ibinigay ng tagapaglikha. Bakit hindi tayo napadpad sa Amerika, sa China o saan man lupalop sa mundo, bakit dito tayo napadpad? Dahil mahal tayo ng tagapaglikha. Upang maiparating sa atin ang tunay na katotohanan. Ano ang tunay na katotohanan? Masamba natin ang tagapaglikha sa tamang pamamaraan ng pagsamba. Yan ang kondisyon. Dahil napakarami pong relihiyon ay wala sa tamang pamamaraan ng pagsamba. Ano ang patunay na ikaw ay nasa tamang pamamaraan ng pagsamba? Kung ang mga pagsamba mo ay katulad ng mga pagsamba ng pinagkatiwalaan ng tagapaglikha, ikaw ay nasa tama. Sino ba ang pinagkatiwalaan ng tagapaglikha para sambahin siya o pasalamatan? Maliban lamang sa ano yun, mga madri o padri, no? Maliban lamang sa mga propeta.
Bula Adan, Moises, Jacob, marami sila, Jesus at saka Muhammad. Kung paano nila sinamba at pinasalamatan ng tagapaglikha, iyon ang tamang pamamaraan ng pagsamba. Kapag hindi mo siya nasamba, sa tamang pamamaraan ng pagsamba, ikaw ay itatapon sa impernong aboy na darating yan 100%. Dahil kung hindi tayo namamatay, useless yung pagtitipon-tipon natin ngayon. Dahil sa lahat tayo ay babawian ng buhay. Ha? Lahat tayo ay babawian ng buhay. Sinabi ng Allah sa banal na kasulatan sa Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat-lahat ng may buhay ay makakatikin sa kamatayan. So kaya tayo nandito ngayon upang i-share namin sa inyo ang katotohanan. Maniniwala man kayo o hindi, wala na kaming pakialam doon. Ang importante, yung nakapataw sa balikat namin na ihahatid namin ang katotohanan sa abot ng aming makakaya. Maniniwala man kayo o hindi, walang problema. Ang importante, hindi kami matatanong sa kabilang buhay. Dahil pag hindi natin siya sinamba sa tama, pagdating sa kabilang buhay, tatanungin ka, sinong sinamba mo? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Lagi ko itong nagbabanggit na halimbawa. Tayo po ay pinanganak ng ating mga sariling magulang, lalo na ang nanay natin, inaruga, pinadinilahat, ginawa ng nanay natin upang matustusan ang mga pangailangan natin sa mundo, upang mabuhay tayo dito sa mundo. At nung lumaki tayo, naging profesional, at pagdating sa lumaki tayo, nakapagtrabaho, ipalagay natin sa Saudi Arabia tayo na destino. Tapos nung magkasweldo ka na, marami ng pira mo. Pag-uwi mo sa Pinas, hindi mo kilala ang sarili mong nanay na siyang nag-aruga sa iyo. Siya ang bumuhay sa iyo. Ano ang mangyayari? Matutuwa ba ang nanay natin o baka masakal tayo? Di ba? So, comparatively, bilang paghahambing. Ha? Sinabi ng Allah sa banal na kasulatan sa Quran, sa wikang original na Arabic, Ba'da na'udhu billahi minash shaitanir rajim, Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Katotohanan, nilikha ko ang tao, sa lahat ng nilikha ko ang pinakamaganda ang tao. Bakit? Dahil sa magandang lalaki ba o pangit? No. Ha? Dahil sa talino. Ha? Alhamdulillah, hindi tayo ginawang hayop. Ha? So sinabi niya sa banal na kasulatan sa Quran, na lahat ng nilikha ko ang pinakamaganda ay ang tao. E sinasanhin niya ang ulap para umulan, para lumago ang mga pananim, mga prutas, para pakinabangan natin bilang tao. Ganon tayo kamahal ng Allah. At isinasanhin niya ang mga hayop, kalabaw, baka, para pakinabangan natin bilang tao. Hindi lang doon, pati ang laman ng karagatan, pinapakinabangan natin bilang tao. At nung nakapag-aral tayo, matalino tayo, ipalagay din natin dito tayo na destino sa Saudi Arabia. Pag-uwi mo sa Pinas, nung finish kontra ka na, umikisin mo, tuloy-tuloy ka na sa kiyak. At bumili ka ng mga ribulto, iba't ibang size ng mga santo, mga imahin. At ginawa mong altar, at pag pinipiksuran ka at binibidyuan ka, doon ka nakaharap, doon ka nagsusumamo sa naka-hostage na ribulto. Nakapag. Ha? Ang sinasamba mo ay iyong ibinibinda ng kapwa mo tao sa Quiapo. Ano ang pagkakaiba na ikaw ay inaruga, pinadidi, pinalaki ng nanay mo, lahat ginawa niya noong masinsuka, hindi mo siya kilala bilang nanay. At ikaw ay nilikha ng Allah na ikaw ay matalinong tao ka, hindi tahayop, matalino ka. Pero ang sinasamba mo ay mga ibinibinda lamang sa Quiapo. Anong pagkakaiba, mga kapatid? So pagkakataon na, ito na ang katotohanan. Dahil maaaring hindi na tayo magkita-kita muli, pero sana po magkita-kita muli tayo. Dahil may kasabihan sa banal na kasulatan sa Quran, La tadri nafsun madha taksibu gadan. Hindi alam ng tao kung anong mangyayari bukas. Bakit alam ba natin na bukas gising tayo? Wala tadri nafsun biyay aftin tamur. Hindi alam ng tao kung saan siya mararatan ng kamatayan sa ibabaw ng lupa. So paano, tatanungin natin ang ating mga sarili. Kung tayo po ay maabutan ng kamatayan, okay na ba? Paraiso ka na po o hindi? Yan ang ano. Huwag natin hayaan ang Islam
sa mga Tauso, kung Maranao, kung Maguindanao, diyan sa Trito, o Abusea, o mga Arabo, o mga Malaysian, o mga Brunei, hindi sa kanila ang Islam. Ito ang reliyon na pangkalahatan ito. Kapag ikaw ay Arabo, hindi nagpapaswildo, masamang gugali, hindi ka nagsasala, Arabo ka lang, Saudi ka lang, pero hindi ka Muslim. Kapag ikaw ay Maranao o Tauso, na hindi nagdadasal, hindi nagsasala, ibang ginagawa niya, Tauso ka lang o Maranao ka lang. Pero kapag ikaw ay Bisaya, o ano man ang tribo mo, kapag inampanan mo ang Islam, ikaw ay matatawag na Bisaya o inampanan na Muslim. At dahil yung mga kasama natin dito, na mga Muslim na ngayon ay may Ilunggo, may Bisaya, may Tagalog, at dito ngayon. Alhamdulillah. So dapat maunawaan natin yung mga kapatid. Alam ko, bilang Muslim, naiintindihan namin kayo kung bakit negatibo ang paningin natin sa mga Muslim. Naiintindihan ko, dahil si demonyo ay yan ang pinakalaban natin. Ha? Ang katotohanan ay napupulukutan ng masamang balita, pero ang masama ay napupulukutan ng mga tukso o mga pangaakit. Walim. Yun. Ano ang patunay? Kung baga sa debate ay walang kalaban-laban ng Muslim, dahil ang Muslim ang pinakamasamang religion sa buong Pilipinas o baka buong mundo. At ang Kristiyano ang pinakakarpik na religion sa buong Pilipinas o kaya buong mundo. Ano ang patunay? Kapag bumasaan ang dyaryo ni isang Katoliko, Iglesia ni Cristo, Alsadayo, anuman o karatis naman, walang nalalathala sa dyaryo na sila po ay nang-rape, pumatay ng tao. Mayroon pa kayong nabasa sa dyaryo na Katoliko nang-rape, pumatay ng tao? Wala! Iglesia ni Cristo nang-rape, pumatay ng tao, nagnakaw? Wala! Sama ka kayo ditong Kristiyano, perfect na religion. Kaya naiintindihan namin kung bakit negatibo yung iba ang paningin nila. Pero kung hindi makita ang krimen, nahihirapan ang mga pulis. Madaling sabi na, Abu Sayyaf yun, Muslim yun. Pero ito ang tandaan natin. Noong suriin ang bilangguan sa may Bilibid at Metro Maynila, wala pa sa 5% ang nakakulong na Muslim, 0% sa rape ang Muslim. Sino kaya itong nakatambak sa Bilibid at sa Metro Maynila? Ano kaya ito? Hindi ko pwede sabihin ng mga Kristiyano dahil wala akong patunay sa teoryo. Maaari kaya yan ay mga taga-ibang planeta. Kaya kung gusto natin tumingin ng mga ibang planeta na tao, pumunta tayo sa kulungan. Kung sino yan? Allahu Akbar. So mga kapatid, ito na ang pagkakataon na kayo po ay tinatawagan namin ng pansin. Dala-dala namin ngayon ang susi para sa kaligtasan, ang susi para sa hindi ka pumunta sa lugar na doon pinatawad si Adan and Eve, ang susi para sa paraiso. Simple lang, banggitin mo lang itong babanggitin ko, ikaw ay nakapasok na, na walang involved na ni isang kusing lang, ha? Ni isang kusing at on the spot, kapag bukal sa kalooban mo, naniniwala ka na ngayon, ha? Hindi ka napilitan. On the spot, pinatawad ka na ng tagapaglita. At ano ang patunay na pinatawad ka? Ang isang lugar na sagrado na kahit presidente ng Amerika, kahit sa China, saan man lupalop sa mundo, sa Rusya, kapag hindi nila binanggit itong katagang simpleng salita, hindi sila pwede pumasok. Pero ikaw, sa gabing ito, pagkakataon natin, nabanggitin natin ang susing ito, pwede ka na pumasok sa dalawang kulimlis, maka, yan pinatawad siya na nanin, itinayo ni Prophet Abraham na tinagurian na ama ng mananampalataya ayon sa mga parents ng Madre. At ang Madina, itinayo ni Prophet Muhammad 250 kilometers away. So ngayon, para medyo malamig ngayon, ibibigay ko sa inyo ang susi. Nababanggitin lang ninyo, kung gusto ninyo ang susing ito, ligtas na kayo at inshallah, wala na kayong pananagutan sa kabilang buhay. Dito natin, kung ang ipinaliwanag natin ay tama, dapat kusang loob tayo pumunta sa relihiyon na ang mismo tagapaglikha ang nagbigay ng pangalang hindi kinuha sa pangalan ng tao o propita. Sabi ng Allah, inna dina inna Allah in Islam, katotohanan, ang Islam lamang ang tatanggapin niya na relihiyon. Ibig sabihin siya ang nagmamayari kaya walang pwede dito. So inshallah, mga kapatid, ano, bukal sa kalungan natin, dahil sa mashallah. Pag pinalampas pa natin ito at biglang dumating si kamatayan,
Itong last 7 months, galing ako sa probinsya sa Sulanong. Mayroon akong pinamusling doon. Pero noong last month, natulog siya, hindi na nagising. Hindi na nagising. Pero at least, alam doon nila, nasa tama siya. Kaya lang ang problema doon, hindi alam ng mga magulang niya na Muslim siya, hindi siya nailibig sa Muslim. Kaya siguro maaaring binuksan yung pituhan niya at tinanggalan yung mga lamang loob. Sa Islam po, wala sa pamamaraan ng Islam na kapag namatay ang tao ay kakatayin muli. Bubuksan yung mga pituhan at paglalamayan pa. Wala po yan sa Islam. Wala sa pamamaraan ng Islam yan. So isa lang mga kapatid, ano, bukas ba sa kalungan natin, natanggapin natin isang sisi, isala, Nestor? Okay, isala. Halika yan, Nestor. Halika, dito ka. O sino pa ang bukas sa kalungan niya, natatanggapin niya ang katotohanan? Simple lang. Sino ba diyan? Dahil, ito na ang pagkakataon mga kapatid. Ha? Sino pa sa atin ang gusto niya na makuha niya ang katotohanan? Dahil once na nabutan tayo ng kamatayan, ligtas na tayo. Dahil ito ang reliyon ni Jesus Cristo. Ha? Si Jesus Cristo ay sumamba na rin, nagsala na rin. Ayon sa Matthew 26:39, si Jesus Cristo ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Muslim na rin yun, si Jesus Cristo. Dahil walang propeta na ipinanganak sa Amerika, Russia, o anumang napanap sa mundo, maliban lamang sa Arab country o Muslim country. Ha? Maliban lang sa Pinas, si Manalo, kung totoo. So alhamdulillah mga kapatid, ito ang babanggitin natin. O sino ba dyan? Sino ba ang gusto niyang tumanggap at gusto niyang kaligtasan? Dahil ang impyerno nga po ay pinainit ng 3,000 years. Anong nangyayari nung ikinukwento ni Jibril kay Prophet Muhammad? Sinabi niya ang impyerno nga po ay pinainit ng 1,000 years at naging pula at inimatay si Prophet Muhammad. At pinainit ulit ng 1,000 years, 2,000 years, ang pagpapakulo at pagpapainit sa impyerno nga po. Inimatay si Prophet Muhammad at inumay ni Angel Jibril. At sinasabi niya, tama na ito lang yung pagpapainit. At pinainit ulit ng 1,000 years, 3,000 years, ang pagpapainit at pagpapakulo sa impyerno nga po. Na kapag hindi mo sinambahan, nagpaglikas sa tamang pamamaraan ng pagsama, kung paano pinagsinamba ni Jesus, kung paano sinamba ni Abraham, kung paano sinamba ni Muhammad, ikaw ay mapupunta sa impyerno ngayon. Kaya ba natin yan? Kung hindi natin kaya, simple lang. Patulad nung ipapabanggit ko ngayong kay Brother Ernesto, ito lang, wala nang ipulad na pira, okay na. Sino ba? Wala na bang pan? Tinatawagin ko ng pansin, wala kang, hindi sa pilitan na ito. Wala. Ah, wala ka pa. Ay, mashallah. O sino ba dyan? Yung gusto niyang kaligtasan, kung kaya mo kaligtasan, gusto mo, kaya mo yung 3,000 years, okay lang. Ha? Sige, isasampol ko muna itong dalawa. Sige, pangitin lang ninyo, bro. Ito lang ang papangitin ninyo. Kung bukan sa kalungkan natin, ngayon din ay pinatawag kayo ng tagapaglikha. Asgado. Asgado. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Asgado. Asgado. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Masya Allah. Ikaw bro. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yun lang, simple lang ang susi mga kapatid, walang imbold na pira. Makakapasok na kayo sa paraseo at pwede na kayo pumunta sa lugar na doon pinatawadsyadan ng Eve. Kaya tinawag na Marcaso ni Rabiada yun pinatawadsyadan ng Eve. So, sino ang may gusto pang kaligtasan? Ikaw, bro. Okay na? Bro, tawag. Wala. Huwag kang maliya dahil hindi mo na inanod kita, bro. Bibidyo ka rin dyan, ha? Bibidyo rin kita dyan. Mas din na pala ito. Mas din na pala ito. Oh, ikaw, bro. Okay na. Ayaw mo bagitin niyo. Wala mo wala sa'yo. Pinatawin ka at nasa tama. Ngayon, bro. Halika, bro. Ito, bro. Pero sino ba dyan? Sampai jumpa. Terima kasih.
Allah Akbar. Bilang diri simpul lang. Hindi na mahaba. Dalawang katagang salita lang. Kayo ay meron ko ilang tawag ng tagapagdika at pwede kayo pumunta sa lugar na doon pinabatsa na nandit. Inshallah. Tinatawagan po namin kayo ng Haji. Kung sino pa dyan ang gusto niya ang kaligtasan, pumarito kayo, huwag kayong mahiya. Dahil pag dumating si Terminito, walang ilan yan dahil ang loto pagtatang ang kamayan ay nagsusurpresa. So itatranslate ko lang yung kaligtasan na yun na binanggit nila. Yun ang susi ng paraiso. Ha? Ako ay sumasaksi o tumitistigo na wala ng Diyos-Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Iyon lang, walang nawala sa iyo may iniisang kusing na pira. Ikaw ay ligtas na at unti-unti pag-aralan natin ang Islam. Hindi naman kayo pinipilit. So, mga kapatid, hindi natin alam kung anong mga pangyayari. Ha? Lalo na ngayon, ang mga pinagalagong kalit, malapit na magutong ang mundo. Sabi ng mga Kristiyano, nagulaw na pero wala, hindi nangyayari. May mga prediction nila na talagang malapit na dahil lahat ng propeta na isinugo, wala na. Ibig sabihin, parang demolition na kapag ang ididimulis ang isang ano, papadalahan sila ng mga sugo na umalis na kayo diyan na ididimulis. Ngayon, yung mga sugo, mga propeta, wala ka na to Prophet Muhammad, wala na sila. Ibig sabihin, maaaring magtatapos na ang mundo. Pero di ba may magtapos ang mundo? Ang importante, ikaw ay nasa tamang pamagat ng pagsamba, nasamba mo ang tagapaglita ayon sa pagsamba ng mga propeta. Yun ang tama. Kaysa sumasamba ka sa mga binibita sa Quiapo. Subhanallah. So mga kapatid, hanggang dito na lamang at ibibigay ko kay Brother Isa. Isto ay isa rin itong ilunggut na kuhan. Taga-Bisaya. May dadagdag sa... Thank you.